Hello, good day to everyone. I'm Dr. Tolentino. Ako po ay isang doktor at ako ay meron akong napanood sa isang social media account na parang ewan ko, hindi ako mapakali. I need to react sa sinasabi ng isang doktor ron na anyway, alam niyo naman siguro kung ano yung background ng kanyang mga video uploads, okay? Siguro bilang doktor, I need to react doon sa mga sinasabi niya. Hindi ko sinasabing mali siya. So ang gagawin ko lang ngayon ay magre-react ako based on my personal knowledge sa mga ito yung mga reactions ko sa mga sinasabi ni Dr. Ron. Kaya hanggang natin ha. So, himayin natin. Konti-konti. Ito tanong ko sa DOH sa kasa naniniwala na may COVID na nakakamatay at nakakahawa ng husto, no? Sige, paano nyo nalaman na may COVID? Anong proof ninyo na may COVID pa rin? I am sure baka hindi siya nagbabasa ng data ng DOH. Okay. Hindi ko naman siya masisi kung hindi siya naniniwala sa data ng DOH. Pero kung sa tingin niya, mali ang data ng DOH, ano ang proof niya na mali? Yung pinipresent sa atin ng DOH every day, tuwing alas 4 ng hapon. Okay? So kung mali yung data na yon, okay? Ano ang dapat mong gawin para ma-prove na mali yung data ng DOH? Kasi ikaw ang tumutulig sa DOH. So dapat ikaw ang present ng kasi para sa akin speculations lang yan eh. Anyway, sarili mong opinion. Eh, hindi naman ako narito para kutsain yung opinion mo. I'm just reacting, okay? So tuloy natin. Ang proof niyo na nakakahawa at nakakamatay ang COVID. Okay. Hindi siya naniniwala na nakakahawa, nakakamatay ang COVID. Well, that's his point, no? Pero ako bilang doktor, kami pong mga doktor, naniniwala po kami. Okay, based on our experiences na nakakahawa, nakakamatay ang COVID virus. So kung hindi naniniwala si doktor ron, that's his opinion. At kung hindi rin naniniwala ang ibang tao, it's up to you. Okay? Yun ang tanong ko sa DOH. Tanong ko sa mga naniniwala sa coronavirus na nakakamatay. Okay? Paano nyo nalaman na may COVID pa rin? At paano nyo na-isolate na may COVID pa rin? Okay. Paano nalalaman kung may COVID? Una, tinetest yung mga pasyente na may probably signs and symptoms of COVID. So pag lumabas doon sa test na positive ang patient sa COVID, siyempre ililabel natin yung pasyente na COVID positive. By the way, yung mga test, hindi sila, I think, hindi sila 100% accurate, meaning mayroong mga negative sa swab test na maaaring positive sa actual situation ng pasyente. Meaning, negative swab test pero positive pala yung pasyente. Anong test ang ginamit ninyo? Paisagot naman. Okay, ang ginagamit dyan, yung swab test na PCR. Anong test ang ginamit nyo? Kasi kung PCR test yan, kahit yung inventor mismo nagsabi, hindi daw dapat ginagamit yan to diagnose corona. Okay. As of this moment, ang PCR swab test ang gold standard for testing patients. Okay? Kung meron kayong ibang mga test sa tingin nyo better than the PCR swab test, edi sabihin natin sa gobyerno, okay? Pero para sabihin mo na ang PCR test is not the right test, mali doon, iho. Okay, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung data mo. Coronavirus. Kahit si Kerry Mullis na nag-invent niyan, sabi niya, huwag niyong gagamitin tong PCR test na to
para ipan-diagnose ng coronavirus. Kung walang PCR test, anong gagamitin? Anong gagamitin? Give me a test na pwedeng pang-test ng COVID virus infection. So ang tanong ko ngayon sa mga medical doctors na nagsasabing may COVID, ang tanong ko ngayon sa mga haters ko, kay Adam Bedlog, at sa mga ibang... By the way, hindi ako hater ha. I'm just giving my reaction. I respect your views or respect my views also. Totoy at meaning doctor na nagsasabing may coronavirus pa rin at nakakahawat nakakamatay. Okay. For your information, ano, hindi ako nene na doktor. And bago pa sumiklab yung COVID virus dito sa Pilipinas, nagbibigay na ako ng lecture about COVID. Nag-research ako about the infection. Okay? Nakipag-usap ako sa mga kaibigan ko na gumagamot ng COVID. Kaya hindi ako nene, hindi ako totoy. Okay? Pero naniniwala ako sa COVID virus infection. Specific ha, nakakahawa at nakakamatay. Nakakahawa at nakakamatay po ang COVID. Maniwala po kayo sa akin. Sabihin niyo sa akin, paano na nalaman na may coronavirus talaga? Okay, paano nalalaman? Sabi ko nga sa'yo dahil may test. Okay? Okay, siguro may ibang mga tao o ibang mga institusyon na kahit walang COVID test, sinasabing COVID yung pasyente. So siguro ano yon, exemption yon, ano? Pwedeng-pwede yon. Okay, kasi nga walang test, ang diagnosis is probable COVID. Na yun ang talaga nag-infect, yun talaga ang cause of death. Pakisabi naman, paano? Okay, ang COVID virus infection, ito ay nakaka-apekto sa lungs, sa liver, sa intestine. Dahil sa COVID infection, nagkakaroon ng massive infection sa katawan, inflammation, na maaring makasira ng mga vital organs. Kaya ang COVID virus, nakakamatay. Pwedeng sabihin natin indirectly dahil ang kanyang cause of death ay probably pulmonary failure or kidney failure. Pero siyempre, kung walang COVID infection, maaari na hindi siya mamatay because of renal problems, vital organ failures, di ba? Ano nasabi? Anong test ang ginawa ninyo? Kasi kung... Okay, PCR nga. PCR testing na malabo na ha. Wala... Bakit mo nasabing malabo? Ano ba ang proof mo? Kung titingnan mo sa mga researches, PCR is the gold standard. Okay? Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung data mo, iho. Na tayo pag-usapan kasi kung PCR testing lang at data ng WHO, data ng DOH. Okay. Bilang doctor, I believe in the data of DOH and WHO. Okay? Kung meron kayong mapipresent na ibang data na kapani-paniwala, edi paniwalaan natin. Pero kung wala kayong mapipresent na alternative data, I stick with the data of the different institutions katulad ng DOH, WHO, di ba? Wala na tayong pag-uusapan, talo na kayo. Anong proof ninyo na may, yung coronavirus talaga ay nakakamatay? Okay, ano ba ang gusto mong i-prove, di ba? Anyway, hindi natin mababago yung kanyang paniniwala, hindi raw nakakamatay ang coronavirus. So talaga hindi tayo magmi-meet sa gitna. By the way, itong reaction na to, no, wala itong rehearsal, talagang pure reaction ko dahil sa tingin ko bilang doktor, I need to react to this doctor Ron. At yun talaga ang cause of death na kiniklaim ninyo na cause of death na maraming, mga ilang libong namatay na sa coronavirus na kiniklaim ninyo. Anong proof ninyo? Pakisabi naman. Okay. Kung gusto mo ng proof, pumunta ka ng DOH, pumunta ka ng WHO, ikaw personally magtanong. Kasi hindi ka naniniwala eh. Okay? Tanongin mo yung DOH, WHO. Okay? Kung ayaw mo maniwala sa kanila, edi hanap ka ng data. Pero hanggat wala kang data, okay? Mahirap namang labanan mo yung international data, di ba? Data ng bawat countries, etc. Isa lang naman tanong ko, pakisabi naman sa amin, pakilinawa naman kaming mga inutil at mga walang alam at mga bobo.
Okay, sabi mo inutil ka, bobo. If you want, you can go to the Department of Health. Kausapin mo mismo yung mga nagtatali ng data. Okay? Kung sa tingin mo mali sila, edi i-broadcast mo ulit na mali pala yung ginagawa ng DOH. Yun lang. Paki-ano naman sa amin, paki-enlighten naman kami. Oo nga, kaya nga, pumunta kayo sa DOH or pumunta kayo sa health center para matulungan ako. Okay, ikaw na nga ang tinutulungan ko. Magtanong ka doon sa mga expert, yun lang. Yun lang ang masasabi ko. Okay. Okay, pakisagot. Oh, by the way, kung ang sagot nyo is maglakad ka kaya sa ward, maglakad ka kaya sa COVID ward. Huwag ka na pumunta ng COVID ward, baka mahawa ka pa. Okay? Sinasabi mo dati, mapupunta ka ng COVID ward, pero yung mga bashers mo o sino man, tumayo sa harapan ng tren para magpasagasa, doon ka lang pupunta ng COVID ward. Okay? Sa akin lang, payong kapatid, kung sa akin, for your safety, okay ah, for your safety, huwag ka na lang pumunta ng COVID ward. Baka mahawa ka pa. Baka, siyempre, kahit naka-PPE ka, naka-facial mask ka, naka-face shield, may konting chance na mahawa ka. So, huwag ka na pumunta. Maglakad ka kaya sa ER or ICU, eh wala na tayo pag-uusapan. Talo na kayo. Okay? Hindi, so, i-prove ninyo. Anong... Hindi ako matatalo kasi nga sabi ko, huwag ka na pumunta ng ER o ng COVID ward. Data na meron talaga kayo na nagsasabi na maraming namatay sa coronavirus at ito yung data. Okay, pumunta ka ng mga data ng John Hopkins, WHO. Yun lang, paulit-ulit lang sinasabi. Kailangan, hindi ko alam kung maniniwala ka sa mga data na to. So, it's really up to you. Pero may mga data na. Kung meron kang proof na mali itong data na to, sabihin mo sa amin. Data? Ito yung testing na ginamit. Like I said, kung PCR testing yan, wala na tayo pag-uusapan. Kundi... Okay, PCR test is the gold standard, iho. So ba nakuha hindi approved ang PCR o hindi maganda ang PCR sa COVID testing? Data ng DOH yan, data ng WHO yan, wala na tayo pag-uusapan, talo na kayo. Okay, pakisabi, paano? Ito lang masasabi ko, no? I respect your opinion, pero yung mga tao, siguro, gumawa din kayo ng sarili nyo research para malaman yung katotohanan. Okay? Maaaring tama siya, maaari ding mali ako. Diba? Kaya nga kayo, bilang mga tao na binigyan ng Diyos ng mga gandang utak, mag-research kayo, pumunta kayo sa mga credible sites para malaman nyo kung ano ang mga dapat natin gawin. Okay? So, yun lang. Stop sharing na ako. Good day, everyone.